thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot. And when I and the Lord said, like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot 3 years, for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia. So shall the king of Assyria lead away the Egyptian prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt. And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation, and of Egypt, their glory. The inhabitants of these isles shall say in that day, behold, such is our expectation, whither we flee for help to be delivered from the king of Assyria, and how shall we escape? Let's pray, Lord, na salamat sa iyong mga salita. We pray na kami po yung patubayan niyo, Lord, matuto namin, makuha namin yung mensahe ngayong gabi. Saan ito po ay nakita namin, ang yung lingkod ay sumunod. Kahit nakakaya ito, Lord, but ito pala ay warning, Panginoon, a sign and a wonder para sa mga soon. Mga grupo ng tao, Panginoon, no? Ika-crush nyo din at i-judge. Sila po ay makita namin din namin sarili dito, Lord. Ano yung mga dapat iwasan. At hindi kaingit ang Panginoon pag nakita namin ito sa iba. Hindi naman maging normalize, Panginoon, ganitong bagay. Especially sa mga Kristiyano. Alam po, Lord, again, makita namin yung mga judgment yung Lord. Ito yung mabuti pala. Pero pag talaga napuno na kayo, ay hindi lang kamatayan minsan, hindi lang gutom, Panginoon, even nakedness, Panginoon, kahihiyan. We pray na matutunan namin ito, Lord, ngayon. Iwasan, Panginoon, at again, may soul winners kayo para maiwas din po iba dito, dahil hindi pa nila nakikita ang ganitong judgment niyo, Lord, ay mahirap din po pa sa kanila. So patalino niyo po kami, Lord, para gabitin niyo, Lord, kami sa mga tao. Maligtas and then sila po ay maakay sa inyong gawain at sa buhay na nakakalugod sa inyo, Lord. So ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Pagod ba kayo? Ikli, no? Pero buo yan, no? Yung mensahe dyan. So ang title natin ngayon, hindi pa sinusubong maalala, Nakedness, colon, as a shameful judgment. Okay? Nakedness as a shameful judgment. Sa Tagalog, kahubaran. Isang nakakahiyang ano yung judgment? Ha? Parusa. Kalaman. Parang parusa. Yes. Okay, nakakahiya bang magubad? Sa panahon natin, ito po yung aralin natin sa panahon natin, yung baliktad na eh. Pero dati, kaya makikita natin dito yung lahat ng aspeto na yun. Na sabihin ko na lang sa inyo, na nakwento ko na dati dito yun. Total, bata pa naman ako nun. Sige, malaki lang konti kaya, ano ka nito ko na, Prince? 11. Anong grade mo na? Grade 6 ka na pala yan? Grade 3 ako, hindi ko makakalimutan. Nakwento ko na ba yun? Yung bagay, hindi naman ano yun. Pero parang bakante ko oras ba? Naglalaro lang kami ng kalaro ko. Yung naka-PE uniform kami. Alam yung PE uniform. Pag grade 3 ka pa lang, naka-ano pa yan eh. A grade school, naka-short kami. Kailan lang mag-apantalo ba yun? High school na. High school na kami, ganun din. Grade. Grade po, pantalon. Pero yung PE? Nakwento ko na ba yun? Maloko-loko yung mga bata. Huwag nyo gagawin yun, ha? Eh, syempre, nasa unahan ako dun. Pero nagkakagulo naman yung mga tao. Hindi naman nakatingin lahat. Hinubuan ako nung classmate ko. Hindi ko alam gagawin ko, eh. Nasapakin mo ba? O... nakakaya, di ba? Lalo pag... huwag yung gagawin yun, ha? Huwag yung ganong biro.
Buti yan, nakaano naman ako, nakabit naman. Pero, sino na naranasan yun? Taas kamay. Anong grade ba? Anong grade? College. Loko niya. Hindi na nakaya, ano? Sino pa? Something like that, ilang, ano? Anong grade ka? Grade Paul. O, sino pa? Ano? Ha? Ha? Lagi? Uso ba sa inyo yun? Nakulok mo. Nabubuli ka siguro ito pag maliit ka kasi. Ikaw ba? Nanasa mo yun? Grade 6. Okay, so nahihiya na ba kayo? O, medyo mix yung ano natin ngayon kasi sa panahon natin. Kaya nga, alala ko na naman yung meme eh. Alam ko parang pastora daw pala yun. Pastora, umaawit, picture na gano'n. Kasi yung caption is ano. Nung unang panahon, dalawa eh, may katabi siya eh. Nung 1960s ata yun, yung mga damit ng prostitute, alam niyo prostitute? Mas maganda pa yung suot ng prostitute eh, mas mahaba pa. Kaysa doon sa pastora na umaawit, may gano'n. So, nakakamangha na nakakalungkot na nakakaasal, di ba? So, yan ang title natin ngayon, kaya medyo ano tayo ah. Bagay, ako nang mag-ano, pero nandahan niyo yung sarili niyo. Okay, pero bago tayo sa kubaran, kunin din natin yung ano, no? Yung context ito. Okay, shoutout sa nanonood online. Okay, sabi dyan, in the year? So again, hindi, review lang natin yung mga ilang, at least mga past three, sino nakakalam? Last week, ano? Sino magaling? Ha? A Highway Out of Egypt in Assyria, di ba? So medyo positive yun sa Egypt and Assyria. Doon kalaban sila sa mga ano dito, kwento. Pero may pag-asa. Okay, naalala nyo yun, sana. Then before that, when judgment is a gift. So ito naman, judgment na naman. By the way, labas ko pala yung akin. Judgment eh. Naalala ko, nawala na eh. Aking props. Nasaan? Di nata na kayo nungutuwa dito. Laos na ba? Hey, judgment! Anong title natin? Nakedness as a judgment. As a shameful judgment. Okay, nakakahiya! Parang kailan lang. Sa kay Bas Pangit naman, sinaalala niyo. The shameful. Anong utang ko tuloy? Ang title nun? The shameful, the shame of this, ano ba yun? Hindi prideful yung ano, parang pinipilit mo yung sarili mo. Shame in self-deception. Puro kahiya, masama bang, ano ba, mahirap bang mapahiya? Diba? Depende nga eh. Pero tayo, mga soul winner, minsan nakapahiya tayo, diba? Pero again, sa kanila lang yun. Outwardly, nakapahiya tayo sa kanila. Eh, doon siguro, pag tinanong kayo, sa kanila, good church. Sana hindi nyo kinakahiya tayo, amen? Amen. Pero iba, I'm sure, pag medyo hindi mo alam kung anong-ano mo, diba? Pero kung batang Kristiyano pa rin ako, hindi ako nahihiya sa church namin. Kasi nga, naintindihan ko, galing ako sa Catholic eh. So, laking, walang kwenta pala yun eh. Mali naman tinuturo eh. Diba? So, saan hindi kayo maya. Pero minsan nahihiya tayo, diba? Ah, magdadala kayo ng bisita dito. Church ba yan? Parang, kaya minsan, nangarap tayo nung medyo maayos din eh. Pero dating tayo dyan. So, ulitin ko ah. Ano pa yung mga ano natin? Ano yung last week? A highway out of Egypt and Assyria. And then, when judgment is a gift.
sabihin parang regalo, pero kung naalala yung context nun, sa Diyos ni regalo yung nung hinusgahan yung mga kalaban niya, di ba? Then yung second to the lang, the lot of them that rob us. Parang naalala lang natin kung ano pinag-aralan dito. Pero iba pa dito mga hinusgahan, of course yung Moab, yung Babylon, Egypt. Tapos pa tayo sa Egypt. Oh yes, Egypt. Dito naman, actually tinitin ako dito, hindi malinaw eh. Kung sino yung hinusgahan dito. Parang may tinutukoy siyang mga tao. Obviously, yung Egypt at Ethiopia. Pero may tinutukoy pa siyang mga tao na dapat wag gayahin yun. I believe Israel din yung tinutukoy dito. Pero hindi malinaw kasi. Okay, so bago yan, napakita pala ako sa inyo. Nasaan na ba yun? Pag naka, sino makahula kung sino to? Meron kayong ano, price. No, nabasa niya pala eh. Sino yan? Pagkakamukha naman yung mga yan eh. Yan, sino yan? Nagkakamukha yun eh, parang Babylonia, pero Akkadian siya, no? So ito po si King Sargon the Second. Kaya sa Bible, Sargon lang siya. Nasa history books niya yan. So ang tawag sa kanya, bakit nawala? Ayun. Bulok. Oo nga, iris. Hindi pag nag-ano, hindi naman ng iris eh. So kung naalala niyo, nakita niyo. Hindi, bibitaw lang muna ako. Sino nakita niyo? Si King Sargon. Maalala ko yun sa history namin. Again, di ako mahilig sa history dati, pero maganda pala yung history. Kung tama yung history, ah, accurate. And then, kung hindi ko na i-zoom, ha? Kaya sa mga tawag sa kanya, King of Assyria, bakit King of Babylon din? Kasi po, may time na sila yung malakas. Okay? So, yun nga. Kami siya doon yun na yung mga anong yun, ha? Egypt, sa Revelation, ano yung sabi ko? Egypt. Sino yung next power sa Egypt? Yan nga, Assyria, Babylonia, Grecia, and then Medo-Persia, and then Romans, and then later USA, Babylon, USA, basta yung 8 kingdom, 7 kingdom na magiging 8. Ayan po yung the beast, okay? Ano may tawag sa kanya daw? King of Sumer and Akkad. Kasi yan po yung tinutukoy nila nga parang isang mga talagang pinakalumang civilization. And then King of Four Corners of the World, King of the Universe. Hindi, no? Ano tatalo dun? Kahit si ano, di ba? Ganyan din tawag sa kanya, King of Kings. Di ba? Si Babylon, Nebuchadnezzar. So, ibig sabihin, talagang napakalakas nitong taong to. At ito na lang, nakakita sa baba, ito po yung kilalang hari din binanggit sa Bible. Si Sennacherib. Sennacherib yung pinatay ng anak niya. Nabasa yung Bible niya. Okay, so ba't sinabi lang yan? Para mga bata, itong Bible, history to. Nagindihan niyo ba yan? Totoo to. Actually, namamangha nga yung nag-aaral nito eh. Kasi isa yung mangyayari sa inyo, lumalaki kayo sa church, parang salit magtiwala kayo sa Diyos sa Bible, hindi. Dahil po si pastor, puro papogi lang, katawan, tapo. Tingnan niyo yung ating pinag-aaralan. Amen? Amen. So, ano yung Ashdod? Lugar po yan sa Philistine. Ang alam niya, yung mga cities, yung mga princes na pala, di ba si Ashdod, Askelon, Gat, yung mga city sa Philistine eh. So pag sinakop yung naalala niyo ba yung mapa, so nasa north yung ano, ano naman natin, ano naman tayo dito, maps, ano ko na yun, di ba, maps yan.
Yeah, so sa bandang dito po, ito yung Israel, and then dito kasi puro desierto to. So pag ganyan po yan, ito yung dito bandang nakalimutan yung tawag dito. Basta parang Gulf of something yan. So dito po yung bandang Babylon, Assyria, Medo-Persia. Okay? So kaya po nung panahon niya, kaya nga king of ano daw siya, the universe. Kasi yung known world, nasa akop niya na. Okay? So again, history po ang Bible. So sino yung Ashdod nga yan? Wala. Medyo malaki. Mahira, ayan. Walang Jerusalem. Anyway, so yung si Jerusalem, Israel, yan. Naku, mawala naman. So bandang dito is yung Philistine, okay? Banda dito. So pag sinakop nung Assyria, yung Ashdod, sino madadaanan doon? At ang panahon ni Isaiah, sino pa yung, ano, may Israel pa ba? Nasakop ni Israel, di ba? Sino yung natira? By the way, kayo magtabi. Dito ka na. Siyado kayong close eh. So, sino yung Tautan? Okay? Hindi po yan, ano, sa ngipin, ha? So basta yun daw po yung tawag sa mga parang ano po yan, parang military leader ng Assyria, okay? So this time ang king is si Sargon, and then yung kanyang sinugo yung Tartan. Parang ang ranggo po yun sa kanila eh, parang general. Kasi later si Sennacherib, ganun din, may Tartan din siya eh. Anyway, and fought against Ashdod and took it. So yun nga, nadaanan yung Israel. Ikaw, di ba, minsan pag may nabalitaan kayong ano ba yung lumilipad sa outer space? Asteroid. Ito daw yung Earth, ito yung asteroid. Ano yung naisip mo? Ay, panoorin ko nga. Pero minsan kakabahan ka rin, di ba? Kasi ganun pala yung pwede palang dumaan. Ay, ibig sabihin, kung nataon nandito tayo, sa pool. Pag ganun din sa gera-gera. Kaya po nung ayan, pag may gera na sa Europe, ganun yan, kinakabahan na yung mga tao. Eh, talagang gera ano yung Europe eh. Dito rin sa atin. Okay, so kaya I believe, hindi ko nabasa dito eh, kung nakita nyo. Wala akong nakita ang Israel to, pero mamaya makikita natin. Ginawang example lang si Egypt and Ethiopia, pero may winawarningan siyang tao. So I believe, Israel yun, or Judah, I mean. Okay? Anyway, so yun nga, nagkaroon ng gera malapit sa Judah. Ngayon naman, dun kinausap ng Diyos sa Isaiah. Or actually, nagsalita ng Diyos sa pamamagitan ng Isaiah. So again, lesson na naman, ang Diyos po nagsalita sa kanyang mga propeta. Kahit sa panahon natin ngayon. Pero ngayon, mas maganda lang yung Bible na eh. Pero ako ngayon, ginagawa ko lang sa inyo, ako'y nagtuturo, pero actually, andyan lahat yan. Hindi nyo kailangan ako para itindihin niya kung masipag kayong mag-aaral, magbasa. Lahat ng kaya ko ituro dito, kaya mo rin aralin. Do ang maganda naman sa church, yun nga, hindi lang naman sa utak eh. So, yung pastor ngayon, yung mga bagay akong ginagabayan ko kayo sa ibang bagay din, sa ibang paraan. Okay? So, gusto ko lang sabihin nyo, kasi ang Diyos ganun. Nagsasalita siya, ginagamit niya yung kanyang lingkod. So, this time, si Isaiah. Okay? Tandaan nyo yun. Saying, go and loose the sackcloth. Ito na po yung ano, no? So, naalala nyo po sa Ezekiel, pero hindi pa natin natapos sa Ezekiel. Pero naalala nyo yung anong gusto nyo mangyari sa inyo? Kasi ano yung matinding nangyari kay Ezekiel? Yung pinagawa sa kanya ng Diyos, di ba? Kumain ng pupo, di ba? So, matindi yun. Yung pupeta, kasabihin sa inyo ng Diyos, so, kumain ka ng tae, gagawin mo yun. Si Hosea naman, mag-asawa ka ng ano? Harlot. Then kay Ezekiel, marami si Ezekiel eh, yung halos isang taon siya nakahiga sa isang side lang. Jeremiah, wala lang yun. Yung ano lang sa kanya eh. Oo, iba naman yun. Pero yung sabi ko dito, yung mga sinabi ng Diyos na gagawin mo, na parang ayaw mong gawin. Diba? Si Ezekiel, ang dami niyang ganun. Nagmukha na siyang baliw talaga eh. Kaya nga ginagaya siya ng mga totoong baliw eh. Pero pag sinabi siya ng Diyos, malinaw. Susundin mo ba?
Yun nga, tama naman kasi, iba-iba tayo eh. Dapat, oo, sundin mo. Pero mag-iisip ka pa rin, hindi ka naman pipilitin ng Diyos eh. Tandaan nyo lagi yan. Yung mga Calvinist, ang ano niyan, banat lang, ganun. Wala kang magagawa pag gusto ko naligtas ng Diyos ngayon. Galaw ka na lang, yung Pentecostal, ganun din. Tayo hindi. Yes. Hindi ka pipilitin, never kang pipilitin ng Diyos. Yes. At lalo, kahit ako, pinipilit ba ako sa inyo? Mag-church ka, hindi kita nakita dito, ha? Papaluhin kita. Wala naman eh, di ba? So anyway, si Isaiah, ito yung matindi nga. Ang tindi nun sa kanya eh. Anong pipiliin nyo kay Ezekiel? Kumain ng pupo o maghubad ka 3 taon? Anong gusto mong kumain nila kasi pagkatapos tapos na eh. Kaya nagtatalo din po yung ibang mga preacher dito. Pambira, parang mali ata yun ah. Kaya ako, nung inaano ko dito, nire-review ko to. Baka naman kasi sabi dito, labas yung puwet eh. Sorry ah, pero inatanong ko siya kanina eh. Kaya nung baka nakabahag or something eh. Or sira-sira lang. Kasi nasabi naked eh. Kaya ang hirap sabihin. Pero, mamaya punta tayo doon. So, sabi dyan, ang sabi sa kanya ng Diyos, alisin mo ang iyong saklot. Pag sinabi saklot po, ito yung parang mumurahing damit. Ito po yung madalas makikita niyo sa Bible sinusuot pag sila yung nagmo-mourn, no? Ano sa Tagalog yung mourn? Luluksa, ayan. Kahit may ano ka, nalala niyo sino na ganyan. Si David sa Nineveh, di ba? Pati baka. Kaya tapos yung ash sa ulo, tapos pinatapong ganyan, tapos nagaganyan. Kaya hindi ko kalimutan yung sa Indonesia, nagaganyan sila. Kaya hindi ko alam kung gano'n. Basta sabi, beating your breast, no? So, yun yung pagpapakita ng pagluluksa. Pero dito, sabi, alisin mo na yan. Kala mo maganda, kaso hindi. So, pati sapatos. Sino maganda sapatos dito? Kasi yan ang inayabang, eh, di ba? Sapatos. Dudumihan din naman. Importante ba yung sapatos? Matitinig ka pag wala yan eh. Ngayon, so ba't pinapaalis kay yan, Isaiah? Pagkasabi niya, no, sumunod agad siya, and he did so. Walking naked and barefoot. Sino sanay magpaa dito? Taas kamay. Walang problema yan kung nasa loob ng bahay, di ba? Pag nasa labas, mainit, matinik. So, yan na. Bakit nga? And the Lord said, like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot 3 years for a sign and wonder upon Egypt and Ethiopia. Ganito pala yan. Yung sinabing Ashdod dito, ito lang yung panahon na kinausap ng nagsalita si Isaiah sa pagitan ng Panginoon, or baliktad, ang Panginoon sa pagitan ni Isaiah. Pero wa-warning niya talaga Egypt. So, naalala niyo yung, natin, sana dyan pa. Yan. So, Egypt and Ethiopia po. Ethiopia, nasa baba pa nito. So, medyo malalayo na to, no? So, sasakupin niya, actually, tinignan ko yung mapa niya, hindi ko lang napakita sa inyo. Pero ang nasakop nga ng Assyria, ganun. May konti lang dito sa ano, actually parang hindi nga si ano nakagawa nun, si after yun, saka si tama, si Alexander, saka si Medo-Persia, ayan. Babylonia rin ata. But anyway, basta actually yung Ethiopia ngayon ganun pa rin eh. Banda dito yan, sa baba ng Egypt. So warning daw sa kanila. Kasi mga wicked din po to, mga bukod sa inaalipusta rin nila yung Israel, Judah nung panahon na yan. Ino-oppress. So, yun ang kanilang judgment. Naramdaman nyo ba? Hindi pa, kasi hindi pa ako sumisigaw eh, di ba? Pero bakit? Paano mangyayari yung hubad? Bakit hubad? Ba't yun ang mangyayari? Ba't yun nalang patay? Kasi nga, sa gera po, hindi naman lahat mamamatay. Hindi lahat papatay. Iba doon, papahirapan, iba, alipinin. Ngayon, pag ikaw ay alipin na, namatay na lahat ng mga sundalo nyo,
Ikaw, kakaladkad rin ka na nun. Pag ikaw, kinaladkad ka, bata ba? Maghahanap ka ba na sinelas nun? Wala na. So, kung ano, kung paano ka dinat na, no? Sige, dadaling ka. Kasi yan po yung ginagawa nila eh. Ginagawa nilang alipin sa kanilang sariling bayan. Ganun po yan. Parang mga negro, ganun ginawa sa kanila dati. Afrikano. So yan, nakita nyo na. Medyo na-picture nyo na ang ibig sabihin ng hubad. Diba? Hindi lang hubad yun na nakahiya yun. Yung pinaka mababang na uri kang tao. Parang papatayin ka na lang, hindi ka mapinatay eh. Yan, nakita mo yung kinakaladkad sa China daw. Yung mga ganun eh. Komunista kasi yan eh. Okay? So, kagaya nung Isaiah, yung ginawa pala ni Isaiah, parang makita nila. Okay? So, hindi sinabi dito eh. Pero malamang, dun siya sa Egypt, Ethiopia, Judah, kasi magkakatabi yan eh. Eh, tatlong taon. Sabi nung isang preacher, kasi ito, magandang tanong din ito eh. No? Ba't gagawin ng Diyos yun? Di ba bastos yun, parang nakahiya? Ba't pag-uutos ng Diyos yun? Di ba? Magandang tanong din eh, di ba? Kaya sabi nung iba naman, hindi naman daw siya nag-preach sa mga babae, sa mga lalaki lang daw. Pwede rin siguro, pero parang ang labo, di ba? Kasi, pag naglakad ka dyan, eh, lahat makakita sa'yo, di ba? Kaya nga, para sa akin, may ano ako dun sa, ano, siguro, gutay-gutay yung kanyang ano, pero pinaalis daw eh. So talagang malamang, gano'n na nga. O baka parang, nakakita na ba kayo ng ano? Taong grasa dyan? Yeah, labas lagi yung pet nun eh. At siya nakakatawang kaawa. Pero ba't nga nagkakagano? Doon tayo mag-ano mamaya. Katapos natin ito. So ano daw yung kahubaran? Yan tayo nilatan ulit ngayon, ano? Nakedness as a shameful judgment. So ito po yung dito, wala sinabing namatay dito, ginulpi, di ba? Kasi nga, yung point ko ngayon is, may paraan ng Diyos at even yung mga tao na gusto kang gapiin o sirain, kahit minsan di ka patayin, sira ka na eh. Alam nyo ba yun? At ngayong gabi ka, yung nakedness yun. So anyway, balik natin mamaya. So shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners and Ethiopians captives. So prisoner, captive, pareho lang yun. Young and old. Ibig sabihin, hindi ka pwede. Ay, huwag mo nang patulad yung bata. Dalas po yun sa Bible. Laging sinasabi, pag talaga sinako, pati baby, itatapon sa ano. Saan man yun. Naked and barefoot, ganun din. Kung paano nakita si Isaiah, no? Even with their buttocks uncovered. So talagang pinapakita niya. So hindi na siya naging graphic dun sa harap, di ba? Sa likod na lang. Kasi nga nakakahiya pa rin yun. Men, wala kang magawa. Only damit lang, di ka magkaroon. Hinahatak ka nun malamang. Pag nakikita sa mga peligro, di ba? Hinahatak ka nun. Nakahubula na. Nakapaa. Ang sakit mo, mainit. Wala silang pakialam eh. At sabi dyan, to the shame of Egypt. Yun nga, bakit sila haalipinin at habang sila'y naglalakad, hubot-hubad para mapahiya sila. Kasi nga, again, yung may panahon ng Egypt napakalakas. Parang ngayon, yung mga believer ngayon, Amerika, mga sino man yung mayabang dyan. Yun ang lesson dito eh. May mga taong napakagaling, napakayaman ngayon. Pero pag ang Diyos na nagusga, makikita mo yung kanilang kahihiyan. Okay? And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation. Ito yung sabi ko sa inyo kanina. And they, eh. So yung, sino tong they? Na hindi binanggit ito. I believe Judah to eh. Kasi si Isaiah is primarily preaching to Judah. And later sa Israel. Pero nagapi na Israel noon. Then again, sa Moab. Mga ano lang yun. Mga banat lang yun yung ano yun. Sa Babylon, nag-preach against Babylon, pero primary audience niya po, Judah. Okay? Kaya sabi dyan, and they shall be afraid in a shame of Ethiopia, their expectation. An expectation and to, of Egypt, their glory. So again, parallel yun. Dalawang bansa, ano yung parang pattern kasi sila ng Israel or ng Judah?
Ibig sabihin, ito yung mga nakakatulong sa kanila. Paulit-ulit po yan sa Kings. Pag sila ay nagigipit, nilalapitin nila Egypt. Kasi sinabi na sila, huwag niyang babalik dyan. Sabi ng Diyos sa kanila eh. Ba't sila bumabalik sa Egypt? Ang picture ng Egypt sa Bible, kasalanan po yun. Tsaka pangalipin. Parang kabaligtasan ng ano, kaligtasan. Amen? Kamunduhan. Yan ang pinipicture ng Egypt. Ba't ka babalik doon? Amen? Amen? Balikan ulit yan, ha? So, yung sabihin, expectation, ito yung parang wow, itong Ethiopia. May time din po na malakas yung Ethiopia. Believe it or not. Hindi na kasi yun. Pero sa Bible, paulit-ulit siya Ethiopia. May time din na lumalakas yan. Pero lalo na yung Egypt. Kaya I believe, ang interpretation dito sa verse na to, and they shall be afraid, yung mga Judah, mga Jews, mahihiya sila kasi yung dati nilang tinitingnan, tinitingala, anong gagawin ng Diyos? Hihiyain. Okay? And the inhabitants of this isle, yung isle lang po, parang island. Ngayon. Kaya pwedeng isle or land na lang. Okay? Shall say in that day, behold, such are his expectation. Inulit yung expectation eh, no? Sino yung expectation ulit? Sino yung expectation nila? Yung binanggit dito. Ethiopia, yung sayo, parang pattern nila. Kinahangaan nila. Glory, ganun din yun. So, ano daw mangyayari? Ganito nga, lalakad, masasakop din, ubot-ubad, nakakahiya. But then, whither we flee for help? Kaba sinasabi pala dito, dati hanga sila din sa dalawang to, pero ngayon, ano pipiliin natin? Ano nang pwede natin expect sa sarili natin? Whither, dalawang bagay lang daw. Whither we flee for help? To be delivered from the king of Assyria. So, itong Judah, I believe, gusto nilang maligtas, of course, sa Assyria, pero, and how shall we escape? Yun ang magandang tanong doon. Parang yung gusto ko sana ng title eh, pero, another, ano yan, tsaka yung expectation. So, grabe yung nangyari. Amen? Imagine mo ikaw, alam mo rin, again, yung Isaiah, yung Judah, paulit-ulit na yung, katatapos lang natin, di ba, from chapter 1, sila yung bida doon eh, kaya kalaban actually. Di ba, Israel, Judah, sila yung husga ng Diyos eh. So hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ibig sabihin, dapat nandun na yung takot nila. Amen? Tayo din. Pag nakikita natin na tayo pala yung kaya palang gawin ng Diyos yun, pag nag-aaralan natin dito, di ba, yung mga mayabang dati, kahit ngayon, yung mga nagmamalaki sa church, di ba, sa gawain ng Panginoon, alam mo, man, pag nakarinig kayo dyan, I'm sure, minsan, hindi naman mawawala yun, di ba, kunwari lang, ha, kunwari, si Christian, yung mama na si Christian, bulong-bulong na yan kay, hindi yan, tagal naman preaching, kailangan ba talaga natin, ano, yung gumagano, maniwala ka, lungkot ko nung pag gano'n pero nangyari yun, na-experience ko yun, narinig ko yun, sa Bible din, sa amin doon. Sana pag dumating sa inyo yung panahon na yun, huwag naman kayong magmayabang, may magmalaki. Kasi yung mga pagyayabang nyo sa harapan ng Diyos, ito daw yung karahinan na yan. Parang, again, itong mga object lesson po ito eh. Kaya tininaaral tayo dito at nag-ano tayo dito ng oras. At again, ang ginagawa natin, napansin nyo naman, di ba? Chapter by chapter. May makukuha tayong lesson dyan. Eh, Bible yan eh. Unless di ka marunong maghukay. Yung ibang church kasi ganun lang. Puro ano yung pamilya. Okay din sana yung kaso. Hindi rin. Hindi lalago paano yung mga malaguna. Ito, na-survey natin, na-aral natin. Yan po ang lesson dyan. Huwag kayong mayabang. Kasi kaya tayong ibaba ng Diyos. Amen? So ito yung nangyari sa kanya, parang takot na sila. Maliligtas ba ako? Paano tayo maliligtas? Ayan. So balik tayo sa ating topic ngayon. Again ha, walang pinakita dito, mamatay ka. Sa ibang chapter, pinakita, mamatay, iba. Yung basa, papatayin, yung iba, susunugin, yung iba, itatapon, yung iba, alipinin. Dito, ang focus ng chapter na to, yun nga yung nakedness. I'm sure naman napansin niyo yun kasi mismo yung propeta, inano niya eh.
Nakakahiya yun. Pero sumunod siya. Hindi siya, ano may natawag siya sa mga ganyan. Sadista. Ano mga... Hindi. Malapit na. May tista din yun. Exhibitionist. Alam niyo yung exhibitionist? Dati nakakahiya yung sira ulo nun. Pero ngayon, itong matindi dito mga bata especially, may cellphone ba kayo? Dati sa amin, pag nakakita, ay nakakahiya naman, tatawanan pa namin. Ngayon, minsan sanay na kayo nakakita dyan eh. Di ba? Kasi nga, andyan eh, andali lang. Anong ginagawa sa inyo niyan? Pag lagi kayo nakakita niyan, kasi hindi naman sa doon, salamat kung huwag. Huwag niyong titingnan niyan, lalo huwag niyong i-enjoy. Doon yan nga tukso dyan eh. Sa totoo lang, hirap i-ano niyan, ang hirap i-address niyan. Lalo sa church. So pero, ito yung ano natin, kaya ina-address ko ito ngayon. Pastor, paano yun? Pastor, preach ka dyan, tapos sa bahay, ang ano yan, baka ko na tinitingnan yan. Nung panahon namin, ang hirap pang gawin yan. May mga college pa kami noon, may nag-ano lang sa akin yan. Nakitindihan nyo ba pinagkasabi ko? Yes. Eh, syempre, ano, sa college, ang daming mga loko-loko doon. Ang daming nakikilala. Pinakita sa akin, hindi ko na sabihin sa'yo, pero yun na yun, maraming mga pinakita. Iba, magazine, mahal dati yun, pero walang pambili yun. May pinakita sa akin, Baraha. Kaya nakabili niyan. Sabi ko, doon sa ano, Recto. So, doon nakapunta tayo sa Recto. Ang daming tindahan doon kung ano-ano. Ultimo, alam mo, CR yun. Ipagbasa mo, may nagtitinda ng ano-ano. Di ba? Kasi nga, puntahan talaga ng tao. Eh, gusto ko lang sabihin dito, eh, lalo sa panahon nyo ngayon. Kaya nga, yung mga anak ko, hindi ko pa masyado pinapahawak yan eh. Pag natuto na silang mag, ano, responsable. Bakit? Kasi sa Bible, dito, malinaw na ang kahubaran, kahihiyan yan. Pag tayo ikaw, wala kang masuot, di ba nakakahiya? Pero lalo na pag ano, eh, sa panahon natin yun, ang dami pwede isuot. Sabi, punta ka lang sa okay-okay, wala kang pera eh. 50 pesos, meron ka ng ano. Siguro nga, ito si Nano, dahil yung damit siguro sa bahay. No? Lalo mga babae. Si Macy, sa'yo, kung tingnan kung saan yung nalagay yung maras. Kasi maingat siya mag ano, kahit nung high school pa. Nakikip niya pa, napapamigay niya pa eh. Sa panahon natin ngayon, kung gusto mo magbihis, yun ang gusto ko sabihin. No? Gusto mo magbihis, magkakapagbihis ka. Pero sa, katulad na nangyari sa kanila, yung example sa kanila, nasakop sila, kahihiyan yung kasi wala na eh. Wala sila yung may bibihis. Pero tanong sa atin ngayon, bakit tayo may pambihis naman tayo, hindi tayo nagbibihis? Yan tanong special sa mga babae ha, salamat sa mga lalaki, hindi masyadong showy kasi mukhang tanga nun. Mukhang bakla nun, mapapakita ka ng ano. Mga babae ngayon, kasi ganito gawin nyo, huwag nyo masyadong tingnan yung na Hollywood. Sila nagpaumpisa niyan eh. At sa church natin, kaya pinipreach natin yan against that. Amen? Kasi nalalaman ko, bawat isa sa inyo lang, mga babae yan, ganun din, doon yung temptation na yun, sexy naman yun, ganyan. Pwede nyo na sabihan sexy yun. Parang nakikisakay kayo sa ano eh. Pareho lang naman yan eh. Yun ang totoo. Hindi siya celebrate yan. Mga minunod pa sa inyo ng Miss Universe. Buo bakla na doon. Tapos gender na doon. Hindi nakakaano yun. Cut. Hindi ko pa rin maano yung gusto ko sabihin eh. Bakit dapat tinatago mo yan? Ano ba yung sinasabi sa Bible na kahubaran natin? Actually, nasa Bible pa yan. Tingnan natin. Define natin ang nakedness according to the Bible. Ayan, nag-iisa lang, di ba? Sabi dyan, ito po yung bihis ng mga priest, no? So, pero may makikita tayo dito ang definition ng nakedness. Sabi dyan,
May basa niya pa nga, ready, go. Thou shalt make them written breaches to cover their nakedness, from the loins even unto the thighs, they shall reach. Okay, so dinidescribe lang po, no? Again, yung mga priest dito, alam niyo, pinipicture nila, di ba, kabanalan. Naglilingkod sila sa Diyos, pati dapat, pati suot nila. Kung pagbinasa niyo po yan, kung nabasa niyo na yan, tapos na natin yan eh. Kaya linen yan, kasi daw ito yung magandang isuot, presko po yan, parang yung barong minsan na ano. Kahit na bihis ka, wala nakikita sa'yo, maganda, maayos, pero hindi ka pinapawisan. Ganun yung ano dito eh. Kasi nga, pati pawis, alam mo na, madumi, pag ganun, mabaho, di ba? So, pinipicture nung priest, naglilingkod siya sa Diyos, not malinis siya. Ganun din tayo, dapat tayo, amen? Ang pangit nung tayo mismo ay hindi banal, tapos gilingkod tayo sa Diyos, okay? Wala nang perfect, pero again, you know what I mean. So, pero nabanggit dito, yung linen breeches, by the way, pag sinabing breech is, ano yung breech? Pantalon, ha? Kaya, nadaanan na naman natin to. Pero importante kasi alam sa mga modern translation, binabago nila to eh. Tsaka po yung mga, alam mo naman yung mga historia natin. Kesyo sa ancient Greece daw ay mga lalaki nakapalda. Hindi pa na-invento yung palda niyan eh. Ay, yung pantalon. A short pants. Okay, pero pants lang. Basta breeches, pants. Wala na ba? Basta pants. Okay, so yung pants, itong pants na to is ang tinatakpan daw, ibig sabihin, ito lang ha, ito, hanggang bewang, loins po kasi ito. Yan, loins. And then hanggang thigh. So, basta matakpan yung thigh. Thigh, no? Thigh. Ano ba ito, Tagalog? Hita. Hita. So, yun na. So, ngayon, pansin ninyo, ha? Cover their nakedness. So, yung breeches, para matakpan yung nakedness. Ano nga yung nakedness? Dignify niya. So, ibig sabihin, pag nakikita ng ibang tao yung ano, lahat yan, from here to here, hubad ka nun, ibig sabihin. Intindihan nyo ba? Eh, paano pag naka-brief ka lang, nakakad ka dyan, hubad ka rin nun. Kaya yung sabi natin sa nag-swimming tayo, di ba? Yung mga naka, ano ba yung sa ano, hindi lang boxer, ako yung boxer, ay boxer, huwag gano'n. Pag nakabakat-bakat, di rin maganda yun. Amen? Hindi spandex yung, sa Germany daw, yung tatak yun eh. Tatak ng pang ano nila. Speedo. So, tatak yun, pero doon nauso kasi yun. Mga lalaki daw, parang brief lang. Hubad yun, hindi naman ako hubad, hindi naman nakita eh. Hubad pa rin yun. Naintindihan nyo ba? Hubo. So, ganun din tayo ngayon. Kaya nga, inaanat yun, pag-swimming naman, ganun talaga eh. Kung dito hindi ka nagpapakita nun sa labas, ba't ka pag gusto swimming, okay na ko ba rin, gano'n? Eh, mga tao din dun, ha? Oh. Nasa bathroom ka, walang problema. Gano'n naman talaga, eh. So, gusto ko lang i-define dito yung nakedness according to the Bible, from here to here. So, yun, balik tayo sa ating, ano? Eh, yung short shorts, ano ba yun? Hubad ba yun? Hindi. Hindi, hubad ka rin nun. Pag eh, paano pag naka tights, parang ganon. Minsan nagusot ako no, pero may pang labas pa ako ha. Lalaki pa ako ha. Eh iba ano, iba nakita nyo namang parang pag lalaki, bading na bading eh. Eh kahit babae, tama ba yung magsuot ka ng parang spandex lang? Sa loob, may pang labas ka dapat. Walang problema sa pang loob. Actually, ganun talaga yung pang loob. Men, malinaw ba yun? Eh, pastor, ang dami pang ano to eh. Eh, pastor, hindi naman sila nahihiya eh. Ibig sabihin, siguro. Eh, tanong nga, ba't sila hindi nahihiya? Ganito po yan. Yung hiya po, magandang ano po actually ito eh. Ginagamit po ito sa atin
para gawin natin yung tama. Kunwari, may tamad, sabihin mo, basta huwag sabihin yung tamad, sakit tamad nun. Huwag mong sabihin tanga, ay kung tanga talaga. Ngayon, kung di naman, ano, may sa sobra din naman yun, di ba? May bagay lang. Pero again, tayo lang dito, kaya nga masyadong vocal dito. Ayoko rin kayong maging masyadong sensitive. Oversensitive. Amen? Sa Bible, makikita mo lagi, full, full, full. So, eh, Bible yan. Ano yung sabihin mo? Masama yung Bible. Ganun ang sinasabi nila indirectly. Pag pinagbabawalan ng preacher, huwag mo sasabihin yung mga yung salitang yan. That they may be ashamed. Ito po ay si Paul mismo nagsabi, 1 Corinthians 5. Okay, ba't wala? Meron din yan sa 1 Corinthians 5, no? But anyway, dito naman si Peter. Ano sabi dyan? Having a good conscience that whereas they speak evil of you, ito may mga tao daw na gasalitang laban sa'yo na mali. Eh sabi dyan, anong gawin mo? Eh hayaan mo lang. Pakita mo lang yung tama. Okay, sa 15 kasi yun eh. Yan. So ihanda mo lang yung puso mo, inisipan mo, yung mga tamang sagot, hindi ka binastos ka, murahin mo din. Hindi. Aralin mo exactly yung sasabihin mo sa kanila. Amen? And then, para daw makita nila na matindi tong isang to, hindi ba nag-iisip to, tinuruan to, aral na aral to. And then, ang mangyayari daw sa kanila, yung gusto natin mangyayari, mahiya sila. Hindi mo sila papahiya, pero mahihiya sila. Kasi kunwari, minumura mo na, maano pa rin, di ba? Dati, nag-solvening ka. Ayaasa rin ka na yan. Hindi mo yan yun. You will not take offense sa English. Anong sa Tagalog yun? Kasi hindi ka maasar. So, hayaan mo lang. Bandang ko lang, mahihiya sila. Ba't ko nga ba ginaganito to? So, gusto ko lang sabihin nito, yung shame po, magandang tool minsan yan. At tama lang yan. Kaya po, hanapin ko na nga sa 1 Corinthians 5. Hanap na ba yan? Ayan, dito, hinihiya sila, di ba? Pag kapatid daw. Pero fornicator, ito yung sinasabi nga eh, tiwalag. Bakit? Para mahiya. So, hindi pala nabanggit dito. But anyway. So, yun. Hindi ko hanapin pa iba. Basta, ginagamit po yan. Si Jesus, bakit minsan pinapahiya niya yung mga ano? Kalagay nyo. Wala ka bang pananampalataya? Hindi mo ba naiintindihan ito? Binasa mo ba yun? Hindi mo ba naiintindihan? Di ba ganyan si Jesus eh? O bakit gano'n? Masama ba yun? Minsan hindi. Kasi una, totoo. Pangalawa, kaya kayo sinasabi ha, para mahiya kayo. Pag nahiya kayo, dahil may konsensya kayo, tinatablan pa kayo, gagawin mo ngayon yung tama. Ngayon, katuloy niyo ko na, sinabi ko si Peter, Peter, ayusin mo naman yung ano mo, makita mo ba yung iba? Ah, sige po, di ba? Minsan ganun eh, pag sensitive ka. O kaya ko na, mayroon dito, makinig ka! Ay, sige po, sige, hindi na. Hindi na ako magkukulit, di ba? So, ganun po yung shame. Hindi po yan na laging masama. Kaya ngayon, dito naman, medyo malawa kasi buong bansa ito eh. At again, sabi ko, I believe si Judah yung pinaka-target audience na dito. Kasi pag nakita nila na yung lagi nilang ina-expect na tutulong sa kanila, Egypt, Ethiopia, at alam nilang malakas na bansa, sila pa ay magagapi. Kasi hindi po sila nagapi. Yung alam nyo yung kwento, yung Judah, hindi nagapi yan ang Assyria, kahit ganong kalakas yung Assyria. Paano nangyari yun? Eh, nangyari, di ba? Yung mga ganong, maganda yung defense yun. Alam nyo yung 300, di ba? Alam nyo ba yun? Eh, namatay din sila doon. But anyway, may mga gano'n, minsan may mga kung fence city yan, hindi nila kayang i-bridge, pababayaan na sila, gano'n po yung nangyari ito. Pero again, kahit di sila nasakop na Assyria, masakop naman sila ng Babylon. So again, warning po sa atin yan, sa kanila and then sa atin din. Pag ikaw medyo ko ito naman, kapatid dito, kunwari lang, yung nababanggit ko kanina, di ba? Kunwari lang, si, kunwari lang ha,
Sana magtotoo. Kunwari, itong sinong kaibigan dito. Kunwari, sa dalawa. Ito, nanonood ng ano-ano. Si ano, hindi pinagalitan ko ngayon. Si pala, ganun din. Pero hindi ko alam. Kaya ito yung pinagalitan ko. Ano mangyayari sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Warning na sa'yo yun. Ganun pala yung pinayari ba sa'yo? Tiniwalag, kunwari. Eh, ganun ka rin pala. Hindi lang alam. Ganun nangyari dito eh. Hindi masama ang Diyos dito, pero salamat ka, hindi nalaman. Pero again, huwag mo na rin, ano, tigilan mo na rin, di ba? Kita niyo yan? So, ayun. So, balikan ko lang yung shame. Di pa ako masyadong na ano din eh. So, anong gagawin niya, Pastor? Eh, paano nga yun? Iba, wala nang hiya. Tumalo na yun. Ibig sabihin, parang alam niyo, reprobate. Diba? Again, di ko pa sinabing lahat ng nanonood ng ano-ano, TikTok. Reprobate na hindi, obviously. Pero, papunta po yan dun. Pag ikaw, natutuwa ka na sa ganun, di ba? Ay, pasexy din ako. Alala ko ng panahon ni na daddy, ang tawag niya, bold star eh. Nabanggit ko sa natira sa Bible, yung bold pala, maganda eh. Ibig sabihin, matapang. Nakita niyo paano natin twist yung salita? Yung mga baklang producer yan eh, ganun eh. O ikaw, bold star. Bold star, matapang ka. Kasi ibig sabihin, wala kang hiya. Pero sa mali. Hindi kaya dapat di tayo matuwa doon, di tayo humanga doon. Amen? Amen. Kaya kasi lang maganda niya, para lalo kang iwasan mo yon, dapat yung kabaliktaran ng gawin mo, huwag kang mahiya sa gospel. Yun ang maganda. Amen. Para alam mo yung malaking pagkakaiba. Hindi masama maging bold, hindi masama maging matapang. Sa tama. Imagine mo naman, parehong Kristiyano naman, baliktad naman tayo. Yung isa, mali ng doktrina, yung isa, tama. Yung isa, tama yung doktrina niya. Kaya matapang siya, pinipreach niya. Eh, yung isa, mali na. Matapang din. Ano napansin niyo doon? So, minsan, hindi rin maganda yung matapang lang. Obviously, amen? So, sana nakukuha niyo yung buong kabuuan nito, ha? So, nakakahiya. At ito pala yung gusto kong last, na hindi tayong tatapos. Kaya binabanggit ko rin sa inyo, walang sinabi nitong mamamatay, walang ginulpe, walang... Alam nyo ba na may way din sa Satanas sa atin na ma-judge tayo, gapiin tayo without us being nagutom. Hindi ka nagutom, hindi ka naghirap, pero talo ka na. Alam nyo ba yun? Paano? Meron bang ganun tao na mayaman pa rin siya, pero makamundo, niniwala sa Diyos, or kahit naniwala sa Diyos, makamundo. Wala, parang hindi ng pastor. Ang dami yung pera na yung sinong yung sampon. Sinong, si? Marcos. Yung medyo bastos na obvious, sino? Big Soto. Babae. Sino na bang ano ngayon, uso? Si? Yun na ba talaga, no? Yun nga na ano ko eh. Si Ivana. Imagine si Ivana. Humahanga ba kayo doon? Ngayon. Eh, yun ang pagkit ko sa inyo last time na 2 million na ata binigay sa nanay niya, di ba? Nakikita ko rin minsan yung may parang may kapatid pa ata yun na bata pa. Tinetray na sa kabastusan, di ba? So si Ivana, pinagpapala, pwede mo sabihin yun? Alam mo, kahit yung mga churches ganyan, ganun, kala mo, pinagpapala. Pero actually, bagsak na sila. Dahil pag ganun ang ginagawa mo, hubad ka, naguhubad ka, kahihiyan yun according sa Bible. Saka isa pa, hindi naman yung gagawin yung malamang sa pera, sa katanyagan. Natalo muna siya ni Satanas sa moral. Na morality niya, natalo muna siya. Kaya tayo huwag natin isusuko yan. Amen? Baka naman sino mong maganda dito. Baka naman yung mga bago. Ganyan, bago muna. Kunwari si... Pangit na ganito example kasi. Kunwari na lang, si Christian na lang, lalaki naman. Parang hindi masyadong maano. Kasi parang magbabay, talagang nakikita mo na eh, di ba?
Kahit mga lalaki po, nagpapagamit niya sa mga bakla, alam niyo ba yun, nabanggit ko na sa inyo. Hindi niyo may tatanggi yan. Nabanggit ko sa inyo si Jennifer Lawrence, di ba? Napangalanan ng pastor. Eh, nagsabi niya eh. Wala silang hiya-hiya eh. Nung panahon ng mga X-Men, tsaka ano yung pelikula niya? Hunger Games, di ba? Ba't lagi si Jennifer Lawrence na lang? Lahat sa kanya, siya lang ba marunong umate? Siya lang ba maganda? Siya mismo nagsabi. May nanggamit sa kanyang, hindi lang bakla yan, pero ganun. Sino man yun? Producer man yun. Ba't kaya makita mo, nagubada tayo sa ibang ano niya eh. Diba? Eh lalo naman yung mga nalalaos ng ano, ganun lagi ang trend niyan. Daniel sa kanya? Yung nag-break? Catherine, no? Parang napansin ko yun, puro ganun na rin eh. Di ba? Wala, kahit gusto mong iwasan, hindi ko makaiwas eh. Ano nangyari dito? May nag-ano doon, may bumubulong doon. Sino ba nakipagkalas? Siya talaga? Whatever. So, yan ang gusto ko lang message ngayon po, ha. Huwag kayong nahanga doon. At ganun din kayo. Okay? Pag medyo naiisip mo na okay lang yun, okay lang lang mag-compromise, ganyan po yan eh. Okay, sa babae, ito tayo message church. Sa babae, ganun yun. So, paikli ng paikse. Nung una, nandito yung ano mo. Masyado naman lola yan. O, hindi hanggang dito na. Ay, lola pa rin. Eh, nakita ko yung ano, ganyan. Sa CF, ganyan. Like, sayo ng pakise, pahapit ng pahapit. Pati dito tumataas, dito bumababa. Pansin nyo ba yun? Pag naiisip nyo, nakikita nyo yung iba ganun. Spiritually, talo na yun. Natatalo na siya. Depende, ha, abang gumaganyan. So, mag-ingat na kayo doon. Observe nyo yun. Observe nyo yung salita ng Diyos. Observe nyo yung mga tao sa paligid nyo. Walang paltos yan sa Hollywood. Laging example dapat natin yan. Hinahayaan talaga ng Diyos yun. Pwede naman silang patayin lahat ng Diyos. Ba't hinahayaan? Basta yun, hinahayaan ng Diyos yun. Nakikita namin. Huwag mo tingnan. O kung nakikita mo man, ano, huwag mong hangaan. Example sa atin, pag negative example, ang sabi ng cautionary tale, ibig sabihin, ito sa English. Ibig sabihin, kaya nakikita, kaya kinukwento sa inyo, hindi para gayahin nyo. Cautionary tale. Caution. Dapat mag-ingat ka. Amen? Ganun din mga kisyari. Mapapansin mo yan. Mapadalang yung pray, attend, yung damit. Pag nakikita mong ganun, alam mo na dapat. Kasi kahihiyan nun according sa Bible. Amen. Judgment pa nga eh. Alam mo, matinutino ka, dapat ni hindi ka nga humahanga doon, naaawa ako pag misa tinitingnan ko rin, kasi alam mo yun ha. Kaya iniisip ko, ano ba dapat kong isipin dito? Ano yung dapat nating isipin dito? At misa nakikita ko sa spiritually, ano to, ko ano ito, bankrupt to. Anong iniisip mo, ba't mo ginagawa yun? Para kang ewan. Tapos ang iniisip ko yung magpasikat. Sisikat ka sa kalokohan. Ano sabi din sa Bible, their glory is their shame. Mag-iingat na tayo dyan. Amen? Ano, kulang pa rin eh. Ano pa yung mga ano, ba't nila gusto mo ganyan? Kaya tayo, isa sa mga example natin dito sa damit, diba? Kaya sa JJ's, tinuturuan natin magdamit na maayos. So ngayon, iba naman nasobrahan, sabi pag pastor ka, dapat lagi ka naka, ano. Siguro may point din, pero I believe, huwag namang sobrahan, okay? Kaya tayo nagdadamit, kasi yun nga, yung damit, maayos yan. Pinapakita mo sa ibang tao, maayos ka. Maayos ka sa loob, dapat maayos ka sa labas. So ganun yun, kaya pag yung mga tayo din, mga kababayan lalo, takpan nyo lang yan. Ano mo kailangan yung gawin dyan, di ba? So, mainit, pastor, eh. Eh, parang, ano, sige, magubad ka na, ganon. May mga way, magpaypay ka, maligo ka, dalawang beses. Tanggal yung init na yan. Tsaka, minsan kailangan talaga medyo mainit. Okay lang.
tolerate naman eh. Huwag nyo ito-tolerate yung mga ganong excuse. Amen? Ano pa? Ano pa yung pwede natin kumpara sa kaubaran? Sa bibig, yan. Minsan, may iniisip ka. Dapat hindi mo na sinasabi. Diba? Pero bakit ano? Kasi hindi ka nakapagpigil, nag-compromise ka na. Parang ganun din yan. Kasi itong pinapakita mo yung outward appearance mo, minsan pinapakita mo rin yung masamang nasa loob. Pinapakita mo sa labas. Magkita ng pag sa salita ng hindi tama. Amen? Amen ba? Amen. Alam mo na-relate yung pastor doon. Basta naalala ko lang. Totoo naman yun eh. Bukod sa napapakita sa atin, sabi din ni Jesus, yung lumalabas sa'yo, yun ang nakaka-corrupt sa'yo, nakakasira sa'yo. So mag-iingat tayo. Okay, so nakakawa sa Isaiah na ewan. No? Pero again, sumunod siya para sa atin yun. Makita natin yung, alam, definitely si Isaiah sensitive yan, banal na tao yan. Hindi niya gagawin ito ng walang dahilan. Amen? At the fact na ginawa niya, sumusunod siya sa Diyos, hindi siya natutuwa nun. Lalong nahihiya siya. Tayo nga mismo, parang nahihiya tayo pa sa kanya eh. Ba't yung ginawa yan? Diba? So sana makita natin yung, yung ganong nasabi dito yung kahihiya. Huwag tayong ano yan. So the more na, yan, huwag nagdalaga lalo ah. So maayos naman yung mga natira dito. Amen? Yung iba, kaya natiwalag na rin. Alam nyo na, diba? Balitaan mo dito, nakapalda sa labas, nakashort. Ano nangyari? Wala akong pambili. Again, bilan pa kita dyan. Kano lang yung maayos na ano dyan. Okay, napakarami. Mag-asawa ka. Ano pa? Yun, buti ka nung makakalimutan. Ano nasa utak ng mga ganyan, nagpapakita ng ganyan? Sayaw-sayaw pa. Binibida pa. I-share ba? Ano nasa utak niyan? Yung dapat natin pandirihan. Yung dapat mahiya tayo. Pride. Ano pa? Tama yung prideful sila sa isang bagay na lust. Ako naisip ko kasi yung parang ano eh. E di-dismay mo ba yung isang bagay na lahat naman meron, di ba? Or, bakit mo yayabang? Yan na ba yung ginoglorify mo? Kasi kaya niyayabang mo yan, di ba yung sa inyo? Kaya mag-iingat kayo sa mga pinopost nyo. Pag nag-post kayo, kunwari na, ay, bago pala itong cellphone ko, anong sinasabi mo sa tama? Mayaman ako, magaling ako, di ba? May medal. Ang matalino ko. Lahi na, may matalino. Eh kung muscle, gano'n. Alam niyo na kung anong sinasabi ko. Eh paano pag yun nga, katawan? Parang ang pokpok nun, pinamahanga mo pa! What does that make you? Babang babae mo na. Ganon din lalaki pala. Sa bagay yung lalaki kasi di ganon, show me. Pero may iba rin tayo, nakuwento mo pa. Alam mo ba, nakalimang boyfriend, nag-girlfriend na pala. Ganon din yun. Nakagyamang pa. Dapat nga, nahihiya ka eh. Pero yung man dito, magal sa'yo. Sabihin mo eh, loser ka eh. Sabihin. Amen. Sa lahat na huwag yung pagmamalaki, yung mga dapat nakakahiya. At basahin sa Romans din. Kaya i-apply natin sa mga Kristiyano kasi ito. Romans 6 yun, alam ko. Ayan, nakibasa. Di tayo natapos. Romans 6:21, ready, go. What good have ye then in those things whereof ye are now ashamed? Okay, may mga bagay, alalahanin natin lagi. Mga bagay na nakakahiya,
Kung talagang ano, itago mo na. Okay, kung may pass kang ano. Hindi lang sabihin ng sinungaling, eh, ba't mo sinabing ganyan? Eh, nakahiya nga eh. Ano context actually nito sa yan, kasalanan eh. So kaya siya tinatanong ni ano dito, ano basan ba 'yun? Anong napala mo? Anong mapapala mo doon sa mga bagay na dapat di mo na binabalikan kasi di ba nahihiya ka nga doon eh. Ang ganda ng ano ng scripture eh, kung maintindihan lang natin. So isipin niyo na yung mga ganyan. Ganun din yung mga kaibigan niyo natin. Eh, kaibigan mo 'yun? Ngayon, kung kaya mo maging good influence sa kanya, di-influensyaan mo. Okay, pag-pray mo, sharean mo. Pero, never, alamin natin yung mga bagay na kaya. And then, kung talagang mali, pag-isiyan natin, amen, suko natin sa Panginoon, palitan mo ng magandang bagay. Man, may tanong, may ano pa ba? Hindi pa ba ako na-cover? Ibig sabihin, lagi na lang ang ano, may nakakaingit sa inyo. Huwag ka maiingit. Na, isa pa nakakasal dyan, bakit yung mga maliliit na tela, yung mahal, ba't ganun? Parang bobo ko na lang pag bumili ka talaga at sinuot mo at pinagmalabang mo. Pwede, isipin mo, konti yung tela, mahal, ano yun? Naisahan ka dun. Okay, sa Linggo ha, lahat tayo nakaano. Wala tayo. Wala pa nga ang barong na ano, eh, long sleeve eh. Pero, so sana nakita natin na inisa-isa na natin, binalibaligtad na natin, nakakahiya po yung nakedness, judgment yan. Hindi ko sinabing reprobate lahat na nagaganyan. Hindi pa, pero again, di ba last na banggit kanina, isa yan sa mga ano, eh, doorway dun, papunta dun sa reprobation. Men? Eh, basta paano sa ano, sa asawa. Ayos, huwag asawa mo yun. Wala nang ano dun. Wala nang, wala? Asawa mo na eh. Wala nang ano dun. Isang laman na nga lang kayo, sabi ng Bible, di ba? Wala nang hiyaan do, wala nang bawal dun. Men? Kaya nga, yun ang panalangin sa sarili nyo. Darating naman kayo dyan eh. Hindi nang pinagkakait sa atin yan eh. Hindi, pinapakita ko lang basta gano'ng kaganda yung likha ng Diyos eh. Eh alam naman namin eh. Iba yan. Iba po, parang gano'n. Gusto kong buntiga ko na makalimutan. May mga bagay na maganda, pero pag inabuso, hindi nagiging maganda. Katulad ng pagkain. Maganda yung pagkain, masarap. Ano, kinain natin sa ano? Inulugan tak-tak. Bake mac, masarap yun. Eh, paano pag yan lagi? Kaya nirap-rapan mo, busog ka na or something. Yung ice cream, imagine mo, puro ka ice cream. Diba? Kanin, wala sa kanin. So may mga gandang bagay. At yan, magandang bagay sana yan. Diba? Katawan natin yung sabihin. Ginawa natin. So pag mong maabusuhin, huwag mong gagamitin sa hindi dapat. Amen? Okay? So, anong title natin? Nakedness as a shameful judgment. Handaan nyo yan. Makita nyo sarili nyo, never kayong pumunta doon. Lalapit doon. Pag nakita nyo sa iba, naku, hinusgan doon. Ano kayong ginawa nito? Madalas ganun po yan. May ginawa yan o may ginawa sa kanya. Pag ikaw yan, ginawa mo, nude ka ng nude, no? Sinabi na huwag kang manood niyan eh. Minahal mo na yung forma. Minahal mo kasi yung kasikatan, eh, tinitingnan ako. Ay, yung mga baliw, tinitingnan din yun, di ba? Ba't mo kailangan lagi sa'yo nakatingin? Eh, kasi may sexy. Lahat yan, eh. Tsaka unang, hindi ka naman gagawa yan. Kung mahal ka talaga yan, anong gagawin mo? Papakasalan ka yan. Kaya ang pakita mo, yung ate, sa akin, hindi nakasali nung aming last year. Kaya kaso, yung sumira dun, eh. Pero maganda, makasama din kayo. Kaso, wala na, eh. Kayo na lang. Yung aming, nakita niyo ba sa page natin? Sila, naganda nila, di ba? Anong caption doon? Nakakalala. When a woman covers herself with in modesty, she's not hiding herself from men, he is revealing, showing her dignity to them.
Kaya maganda yan, pag nagbibihis kayo ng maganda, parang pinapakita nyo sa lahat ng lalaki at tao, may dignidad kayo. Amen. Hindi kayong bastusin. Ganun dapat ang tingin nyo kayo, alawi. Bastusin to, mukhang pera to eh. Kapangit din yun eh. Ang tanong, sino may asawa niya? Katulad din niya. Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. I pray na nakuha namin. Maraming salamat po kay Isaiah, Panginoon. Marami kong pwede sabihin sa kanya. Hindi ay maintindihan din. But nakita namin yung kanyang pagsunod. Nakakahiya, Panginoon. But sa part ni Isaiah, ito na may ginagawa sa pagsunod. But sa part, Panginoon, nung na-warningan niya at nangyari po talaga to, maraming hinusgahan. At hindi lang po kabaran, but actually kasama lang po itong kabaran, nakakahiya. At nakita ang kanilang tinatago dahil po sila iginapi, natalo, kalaban. I pray na bautis sa amin, nakuha namin sa akin ngayon. Iwasan namin yan sa aming sarili. Nagabayan namin ang aming utak, Panginoon, na hindi namin taas yung mga ganyan. Magkos lang, mandiri kami dyan. Makawaan pa namin mga tao na ganyan. Again, napansin din namin sa mga churches, nakalimutan ko lang doon, but madalas naman na i-preach mga churches, Panginoon, makikita rin kung gano'n yan kaayos, nakakalugod sa inyo yung Bible una, but dyan din po yung mga kasuotan namin. So I pray na intindihan namin yan, maging parte na ng buhay namin ang pag-iwas sa kasalanan ng Panginoon, especially sa ganyan. At maawa kami, Lord, sa mga inusgahan na iba naman, may pag-asa pa naman. Naintindihan lang namin bilang mga soul winner at mga lingkod ni Lord na kung paano sila ibabangon doon. Hindi namin kailangan mag-compromise. Sabihin lang namin at konsensya nila. Makausap sa kanila yung salita. Sila ko po, Lord, nakakahiya yung ganyang kaubaran. Makita namin yung gabi yan. Iwasan namin at naintindihan namin ang mga bagay na ito. Napulad kayo mga lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.